Hello mga bossing, welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga mahilig sa mga plantito at plantita? Alam niyo po ba kung ano po ang mga halaman na napakamalas sa loob ng ating tahanan mga bossing o sa harapan ng ating tahanan? Kaya mas mainam mga bossing ko ay alam niyo po ito dahil maaari kayo po'y makabili pa ng ganito at bigla kayong malasin mga bossing. Kasi misan kaya tayo nakakaisip na bumili, nais natin na tayo swertihin. Or kaya po mga bossing, medyo nakakaluwag-luwag, meron tayong pambili. Baka kapag nabili nyo po ito, ay biglang nagkaroon ng krisis na pangyayari mga bossing. Yung bati po na biglang wala ng pambili mga bossing, mula nang nabili nyo po ito. Kaya alam po natin dapat kung ano po yung mga malas at swerte na dapat nating bilhin. Lalo na pagdating sa usapin ng halaman. Kaya kung kayo pinaniniwala at nais nyo po mga bossing ko na alisin na po kung meron kayong ganito, at kayo naniniwala mga bossing at maaaring bigla kayong napaisip, ay oo nga, parang mula nang nabili ko to, ang daming pagsubok na dumating sa akin at ang daming away-away dito sa loob na aming tahanan. Maaaring ito ang nagiging dahilan, kaya dapat ay alam nyo po ito. Kaya kung kayo pinaniniwala at nais nyo po mga bossing ko na ali-alisin po ito at bago-baguhin mga bossing, ang video ito ay para po sa inyo. Unang-una mga bossing ko, kagaya na nabanggit ko nga po sa inyo na napakamalas kung meron po kayong cactus mga bossing. Meron akong kakilala, una, siya po mga bossing ko ay mahilig sa mga cactus. Talagang tunay, may mga taong mahilig talaga dyan mga bossing. Ngayon po mga bossing, ang dami niya mga problema pinagdadaanan. At meron din po siya yung, ano bang halaman to, yung dragon fruit. Di ba parang cactus po yan mga bossing? Ang dami niyang tanim ng ganito. At sa harapan ma mismo, naggawa siya ng balag mga bossing. Gawa siya ng pinakagagapangan po nitong dragon fruit na ito or kaya po yung pinakatungkod po nito. Alam niyo po ba mga bossing, ang dami mga pagsubok na pinagdaanan. Kaya nung sinabi sa kanya na kung pwedeng tanggalin, una ayaw kasi ang daming bunga eh. Siyempre, sayang nga naman. Nung nawala na ng bunga po ito, sinubukan niya po itong alisin mga bossing. At tinamnan niya po ito ng mga maswerteng halaman na nakakaaliwala sa kanilang harapan ng tahanan. Yung po mga bossing, ang anak niya naka ibang bansa, dati-dati napakatagal, almost a years na may apply, hindi matanggap-tanggap. Tapos yung ano, meron siyang binibenta na, ang tagal-tagal na binibenta, napalaki pa ang pagkakabenta mga bossing, mula nang ito po ay inalis mga bossing. Basta sa usapin po ng mga matitinik na yan, mga cactus mga bossing, dapat po yan mga bossing, wala sa harapan. Pwede yan sa gilid, tas ribunan nyo ng kulay pulang laso, para makontra ang kamalasan sa gilid mga bossing. Ngayon po mga bossing, isang po isa sa malaking ekis, yung mga cactus. Kung may nagregalo sa inyo ng cactus, ay bagamat nakakaano namang tanggihan, siguro itanim nyo na lang sa likod bahay. Huwag na lang po ninyong ibibigay sa iba kasi syempre ginawa nyo, alam nyo malas, tapos bibigyan nyo pa sa iba mga bossing. Hindi, sa iba wala kang concern, parang inaano mo na malasin sila mga bossing. Wala rin swerte sa inyo, baka sa inyo pambalik. Kasi alam nyo na nga na malas, ibinigay nyo pa mga bossing. Itanim nyo na lang sa likod or kung ayaw nyo po talaga, itapon nyo na lang mga bossing. Tapon nyo na lang mga bossing kasi baka may malasin pang iba. Ngayon pa mga bossing yan ang pinaka numero unong malas. Ganon din po mga bossing, huwag na huwag kang magtatanim ng plastic mga bossing ko na halaman. Meron akong kakilala, para akala mo tunay, talagang hindi nalalanta. Ang ganda naman talaga mga bossing. Pero mula nang nilagay niya po yon, itinanim niya pa yan sa paso ha, parang style na parang meron siyang halaman na kahit hindi nadiligan ay okay, nung hindi alagain. Ngayon po mga bossing, nagiging mainitin ang kanyang ulo. Umiidad ng umiidad, lalo pa naging maitin ang ulo, napakaligalig mga bossing. Kung sino-sino nang inaway, kahit bumibili mga bossing ko sa kanto eh, kahit yung mga tindahan ng mga bakery inaaway, masyadong matapang, naging maligalig mga bossing. Dahil nga po, winelcome niya yung mga plastic sa nahalaman sa kanila pong bakuran. Huwag kayong bibili ng plastic mga bossing. Kahit magdalaga kayo ng mga ilan lang nahalaman, hindi naman sobrang dami. Basta tunay, kasi ang tunay mga bossing, nagki-cleansing yan ng kapaligiran. Hindi yan nagbibigay ng maalinsangan yung mababanasan ka na magiging mainitin ang inyong ulo. Hindi yan nagbibigay ng ganun. Ganun din pa mga bossing, huwag kang ni plastic na nagapang, plastic, basta kausapin plastic na halaman, hindi maganda mga bossing. Ngayon pa mga bossing, ganun din po yung halimbawa yung mga bulak, yung mga yari sa bulak, yung mga pick, basta po sabihin pick mga bossing ko ng mga halaman, hindi po yan maganda. Ngayon, may nagtanong, may nakita akong paano daw ang Christmas tree na pick? Christmas tree pick naman po talaga yan mga bossing. Hindi naman maituturing natin na ano po yan na talagang puno mga bossing. Yung puno na halimbawa, may, di ba marami tayo nakikita sa mall,
yung mga ganon, may money tree, pero fake pala yung money tree. Huwag pong ganon. Pero ito pong Christmas tree, okay po yan, mga bossing. Kasi makalipas man ng Pasko, tatanggalin na po natin yan, mga bossing. Hindi naman yung araw-araw talaga natin nakikita na halaman o yung inaalagaan, mga bossing. Yan po ay dekorasyon lang. Tapos sasabitan natin mga Christmas light, mga samot-samot na dekorasyon pang Pasko. Yan, yan po yun. Ngayon po, mga bossing, hindi rin po maganda na kayo po ay maglalagay ng mga ibang dekorasyon na nakakapagpasukal. Yung parang ang dami-dami ng nakakaguloy, nakaka-stress, mga bossing, sa loob ng inyong puntahanan. Kumbaga, yung palakto lang, huwag yung masyadong madami, huwag yung masyadong nakaka-pressure. Tapos, kung bibili kayo, yung masyadong, huwag masyado yung maraming batik-batik, maraming disenyo. Yung smooth lang, yung kulay po niya. Yung palakto lang, hindi yung masyadong nakakagulo ng isipan. Tapos, kung halimbawa, magpapagawa naman kayo ng bahay, mga bossing, ayan na, ma-segue lamang. Meron kasi ako nakita, halimbawa, papagawa kayo ng kisame, magpapa-renovate. Kasalubong ng bagong taon, gusto, iba ngayon. May mga ganun eh. Ngayon pa, mga bossing, yung kisame nyo, huwag po yung pa-octagon, huwag po yung maraming disenyo, huwag po yung maraming bawat sulok, parang orasan yung, ang octagon yung orasan po ninyo. Dapat, yung orasan, bilog lamang swerte po yun. At saka, ang kisame, isang plain lang, mga bossing, kasi nakakadagdag ano rin po to pressure sa mga taong nakatira po dyan. Tapos magulo, magkakaroon kayo maraming problema, mga bossing. Yung mga octagon po yung mga kisame, palitan nyo po yan na mismong plain lang, mga bossing. Mismong haba lang, walang mga design. Or kaya lagyan nyo lang siya ng mga pin light, magagandang kulay, mga kristal. Lalo na sa 2023, swerte ang kristal. Ngayon pa, mga bossing, kung kayo po ay naniniwala, yan po yung mga ilan na ayon sa punsoy na napakalmalas pagting sa usapin ng halaman. Ayan. Kapag ako'y napadaldal, lahat na chinichika ko kung kahit na ang title ay pang halaman, pati pang buong bahay na, mga bossing. Ngayon pa, mga bossing, yan. Basta kung kayo po ay may octagon na kisame, pangit po yan. Mas maganda isang plain lamang, isang buhos lamang na ganyan, walang masyadong sulok. Ganun din po sa mga orasan po ninyo at sa mga halaman, syempre. Agay po ito nasa likod ko, tunay na halaman po yan. Malit lang yan dati, bansot lamang na maliit. Ngayon, ang laki na, abot na sa kisame, mga bossy. Swerte yung bamboo plant naman po yan na nakatanim or nakalagay sa tubig, mga bossy. Yan, swerte po ang dulot niya. Kaya magganyan din po kayo, mga bossing. At saka, ang bamboo plant naman, mga bossing, pinaka the best. Yung may nasisinagan ng sinag na araw sa silangan. Eto naman, bagamat hindi siya nasisinagan dito, pero pag ito hinawi ko yung kortina, sinag po sa kanya. At saka, meron din po kami sa harapan sa mismo silangan na bamboo plant. Bukod po dito, meron din kami doon, mga bossing. Ngayon pa, mga bossing, kung kayo po isa sa mga naniniwala at mahilig sa mga pampaswerte, i-welcome nyo na po yan. Swerte po ang dulot po niyan. Huwag kayong mag-alala, mga bossing. Bawing-bawi naman po kayo sa mga swerteng darating po sa inyo. Kaya kung kayo pinaniwala, siya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.